kapag mabalitaan ho natin na yung isang malapit sa atin, yung isang malapit sa buhay natin ay may malubhang sakit na sa bingit ng kamatayan, madalas ang unang naiisip natin gawin ay dalawin yung taong iyon. Lalo na kung matagal na rin natin hindi nakikita yung taong iyon. Iisipin natin na baka ito na yung huling pagkakataon na magkita kami. Kaya kapag narinig natin may malubhang sakit, no? Tinitingnan din natin, tinatanong natin, kamusta ba ang lagay niya? At hanggat maaari, tatakbo at tatakbo tayo, dadalawin natin yung taong iyon. Kaya kung titingnan ho natin yung reaksyon ni Jesus dun sa ating ebanghelyo, parang kakaiba yung naging reaksyon niya. Bakit? Kasi hindi siya pumunta agad-agad. Binalita sa kanya na may sakit si Lazaro. Binalita sa kanya na yung itong taong mahal mo may sakit. Pero anong sabi niya? Pumadito muna tayo. Anong sabi ni Jesus? May iwan muna tayo dito. Magpalipas pa tayo ng araw. The moment that he heard that the one he loves is ill, he remained where he was for 2 more days. Kung mahal natin yung isang naghihingalo, patatagalin pa ba natin yung pagpunta dun sa tabi niya? Di ba hindi? Pero katakataka yung ginawa ni Jesus. He delayed his coming. He delayed his visit to this person whom he loves. Why? Because he was so sure that this story will not have a sad ending. He was so sure that Lazarus will be raised from the dead. He was so sure that this will be a sign that would be needed. That's why he said, this illness is not to end in death, but is for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. He was so sure of what will happen. But there is another interesting thing that we also heard from our gospel. If Jesus was so sure of what will happen, if Jesus was so sure that the illness of Lazarus is necessary for God to be glorified, if Jesus was so sure that Lazarus will be raised from the dead, then why did Jesus weep? Bakit umiyak si Jesus? Kung alam natin na happy ending ang kwento, malulungkot pa ba tayo? Kung alam natin na hindi namamatay yung bida sa kwento, may iyak pa ba tayo? Siguro hindi na. Pero kahit naman yung isang malungkot na kwento, yung paborito nating drama na minsan na nating napanood, minsan na nating naiyakan, di ba, kahit papano, nakakaiyak pa rin kahit paulit-ulit nating pinapanood. Kahit alam na natin yung mangyayari, kahit alam natin yung ending, pero kapag pinanood pa rin natin yung nakakaiyak na eksena, may iiyak pa rin tayo. That is also what Jesus felt. He was so sure of the outcome, he was so sure of what will happen, he was so sure that everything will turn out fine. But still, he wept. Still, he cried. Why? Because he still felt the reality of death. He still felt the anguish of death. The death that he will undergo. The death that we will all undergo. And this is precisely the story of this Sunday. It is not just about life. It is also about death. Magkasama ho yan. Hindi sila mapaghihiwalay. We get to appreciate life with the death that comes along with it. When a young person matures, he dies from his childish ways.
He is given a new life as a mature person. When two people get married, they die from the life of being single and are reborn to become husband and wife. When a child is born to a woman, that woman dies from the idea of not being a motherhood, of being a mother. Motherhood becomes her new life. At kahit sa pagpanaw ng isang minamahal, ano ho yung sinasabi natin? Nasa mabuti na siyang kalagayan. Nalagay na siya sa tahimik. Tahimik na siya. Nasa maganda na siyang kalagayan. Even the death of a loved one will still point to the beauty of everlasting life. That new life that Jesus has prepared for all of us. But let us also remember, my dear brothers and sisters, that that new life is nonsense without Jesus. Walang saysay yung bagong buhay kung wala si Jesus. Kaya tayo nananalig na may muling pagkabuhay ay dahil kay Jesus. Pero kung yung pagbabagong buhay natin na yon ay hindi dahil kay Jesus, pakitang tao lang yan. It is because of Jesus that we have faith in the resurrection of the dead. But the new life that we achieve every time that we change will be nonsense if it is not rooted in Jesus. Marami na hong pagkakataon na nakakarinig ako ng kwento ng mga nagpapabinyag bilang Katoliko. Yung mga na-convert mula sa ibang relihiyon. Hindi Katoliko, naging Katoliko. At sa mga pagkakataong makakakwentuhan ko ang ilan sa kanila, at kapag natanong ko bakit sila nagpabinyag, bakit nila pinili na maging Katoliko, they simply say, I have found Jesus in the Catholic faith. Nakakatuwang pakinggan. Lalo na kapag narinig natin yung kanilang pagbabagong buhay dahil naapektuhan sila sa buhay ng isang kapwa Katoliko. Pero sa kabilang banda, nakakalungkot din. Hindi ho para sa kanila na umanib sa pagiging Katoliko, kundi para sa karamihan sa atin na lumaki na sa pagiging Katoliko. Nakakalungkot dahil sa panghinayang. Panghinayang dahil sa haba ng panahon ng ating pagiging Katoliko, natagpuan ba talaga natin si Jesus? O baka naman, pakitang tao lang din yung pagiging Katoliko natin. Death and life will always be a tandem. With death comes new life. But these two will only have meaning in Jesus. If we experience death without Jesus, death in any other form, then it will simply be the end. Tapos na. Tapos na ang lahat kapag wala si Jesus dun sa naranasan nating kamatayan. But death with Jesus means passing over to new life. Alam natin yung kwento ni Lazaro. Alam natin yung ending. At ganun din ho yung buhay natin bilang Kristiyano. Pero kung wala si Jesus sa kwento, hindi rin magiging happy yung ending. Magiging pakitang tao lang din yung buhay natin.